So this is for sale, 2009 Mitsubishi Lancer Sedia GLS 1.6 liter gasoline engine. Okay, so we'll do a walk around of this vehicle. So this is for sale. The asking price is 220,000 pesos. So let's go over with the details of the car. So acquired from the first owner. So kompleto ng original ORCR. Still on the green plate. The ending plate number is 3. Okay, so Tuesday ang kanyang coding and March ang kanyang rehistro. And so we still have at least 1 month bago siya maiparehistro. And then so this is a 1.6 liter gasoline engine. 4G18 engine, single overhead cam, 16 valves with an horsepower of 108 and 138 newton meter. And ang kinakarga ko dito ay 95 octane. And the fuel tank capacity is 50 liters. So itong generation na to is Gen 3, kung tinatawag nila, no? So ito ay naka smoke headlight. So kung makikita nyo, smoke headlight na siya, no? At ganun din sa likod, smoke taillight na rin siya. Okay, so if you'll notice, meron siyang parang orange na parang kalawang. So factory defect na talaga siya ng ganitong model, no? So marami kayong manonotice niyan sa mga ganitong year model, Gen 3, ganyan na nagiging sakit niya. Okay, so magkabila yan. Pero meron namang mga nagre-reseal, naglilinis niyan, no? Meron naman online. So first is the front fascia. So you got a small smoke headlight. So and a fog light. Okay? So simple grill. Okay, you've got your windshield washer, your wiper. Malaki ang wiper niya, no? Malaki ang wiper niya. And then on the side profile, you've got what is this? 15-inch rim. Okay. And then ang sukat niya ay 195/60. Okay, so ang nakalagay sa kanya ngayon dito ay Yokohama Blue Earth with a production date of 2020. So this brake na yan, no, harap likod. Okay, so dito sa side may CVT emblem and your cheek light. Okay, so hindi siya power folding pero power side mirror naman siya. Okay, so sa likod yun nga, Blue Earth Yokohama, and ito namang nasa likod ay 2018 production date. So medyo may kapal pa ng kaunti pero sa susunod na may-ari, eh, pwede niya nang palitan.
Okay, so ito yung gas tank. And then, ito pa yung kanyang antenna. Original. And then, may defogger sa likod. What else? Mudguard. Mudguard and your backup. Two backup sensors. So, medyo rare yan. Rare for its class. No? May mga bagong sasakyan ngayon, walang parking sensor. So, sa likod, may GLS badge ka dyan. Lancer badge, your plate number, housing here, and the logo of Mitsubishi. Okay, so muffler tip. So, muffler tip, I think it's original. No? So, yan. And, ang maganda dito, nakikita nyo, ay independent na siya. Okay. Independent. Okay, so, that's about it sa exterior of the car. So, meron lang siyang scratches dyan. No? Pero, well, 1 wiper panel. So, madali naman yan. And then, lata pa yan. Lata. No? Lata pa ang body niya. So, buong-buo. Walang bangga, walang history ng baha. So, original paint. Hindi pa siya nababuffing. No? May mga slight faded na part like this one. I don't know kung nakikita sa camera, pero itong part na to and ganun din sa part na to. So, but all in all, maganda pa ang paint niya, still presentable. No, hindi nga lang pwede sa Macellan or sa Maarte. So yung tint mild lang. No, yan. So what else? So yun lang, no, this brake, no, pati likod. That's about it sa labas. So it's a good looking car. Personally, conservative na medyo may pagka sporty siya, no? Sedan. So matagal tong ginamit ng Mitsubishi, no? Tong type ng body na to, parang nagsimula siya I think 2004 hanggang 2012. So 2012 was the last production ng Sedia, no? Ang pumalit sa kanya is the Mitsubishi Lancer EX. So mas malaki, mas sharp na yung mga edges niya. But dito may mga kurba pa, no? And very rare, no? Madalang na sa kalsada, pero ang ganda pa rin ng tindig. So ang ganda setup pa nito kung lalagyan mo siya ng maganda-gandang mags and siguro spoiler, no? Tsaka kung malilinisan yung taillight. No, kasi lalabas talaga yung pagka sporty ng taillight niya kasi smoke taillight nga siya. So the profile, no, hindi naman ganun kataas, hindi naman ganun kababa. So hindi naman siya saya rin, no, sa mga humps. Tama lang. And then yun. So may mga light scratches lang yan. No, hindi naman may iwasan for a second hand car. And for a what, 14, 15 year old car, no? Yun. So, meron na siyang auto sweep, easy trip, no? Installed, no? Sa windshield and dito sa headlight. Okay, so let's check what's inside. So, here's
the interior. By the way, no? So, it smells good. Hindi man siya yung talagang brand new yung amoy, but talagang maayos, no? Mabango sa loob. So, dito muna tayo sa driver's side. So, here, para siyang, hindi siya leather, pero parang cloth. No, ito, soft touch material. Chrome handles. Yan, sa maganda dyan. So, chrome handles lahat yan. Passenger, tsaka sa likod. So, dito, control ng mga windows. Automatic down, but not automatic up. Lock of all the windows, no? So, para hindi mapindot ng mga bata o ng pasero sa likod. Small pockets here. Ganun din sa, tingnan natin yan sa passenger side. So, speaker. Naka-pioneer na ito, no? So, napakaganda na ng tunog. Sarap ng bumayo kahit papaano. So, ito yung driver seat. Ang adjustment lang niya ay itong backrest, no? Tapos atras abante. Pero wala siyang seat height. Pero sa mga babae, siguro 5'3", 5'2", kaya to kahit walang seat height, no? Kung mas matangkad naman, say 5'5", 5'6", 5'7", adjust lang nila yung upuan pa patalikod, kasya na, no? So original matting yan, no? So original matting, okay, kasa, and walang burloloy, no? Walang mga kung ano-ano mga wires, no? So eto naman sa part na to, ito yung sa fog light switch or button, side mirror switch, left and right, yan, up and down, then here's the steering wheel. So maganda, no? Hindi siya ganun katigas masyado, parang medyo may pagkamalambot siya, no? So dual SRS airbag, so for the driver and the passenger. Okay, so ito yung switch for the headlight, turn signals, and then for this, ito yung for wiper, and then ito yung dashboard niya. So hindi rin siya ganun katigas, no? Tama lang, no? So very very durable. So for 2009, very fresh ang sariwa. Okay, so ito makikita nyo, may bumali nung pagka-black. So meron siyang plastic lang yan, pero carbon fiber look, no? So ito yung aircon vents natin, driver, for the passengers sa likod, or pwedeng sa driver and passenger, no? So ito yung hazard switch, clock, and glove compartment. Okay, so sa glove compartment niya, okay din naman. So, kumpleto pa rin yan, no? Kunin natin ito. Alright. So, this one, yung sa stereo niya, no? Pioneer yan. Pioneer. And then, security service booklet warranty. So, nabili siya ay November 13, 2009. Okay, hindi ka napapakita yung ano. So ito yung owner's manual. So very fresh pa, no? So yan, leto pa tayo dyan. Ito yung aircon controls, temperature, blower, kung saan gusto mo itutok yung blower, rear defogger, compressor for the air conditioning unit, and your circulating button, no? So ito, may pocket dito. Normally yung iba nilaglalagay ng stereo dito,
Tapos ina-upgrade nila to ng Android yung naka-touchscreen na. Pero ito stock pa. No, stock unit. One din. Wala lang siyang Bluetooth pero may auxiliary siya. CD, AM, FM. Okay? So sound quality is nice. No? What else? Ito, may package siya dito. So dito ko nilalagay yung RFID cigarette lighter. So pwede na magsaksak diyan for charging. And this one, the gear lever, no? You have the park, reverse, neutral, drive, drive sport, I believe, and the Tiptronic, no? So plus and minus, manual mode. So it's a 6-speed, by the way. It's a 6-speed CVT, no? So hindi siya yung torque converter, yung may gear. So ito CVT siya. Okay, so matagal na rin ginagamit ni Mitsubishi yung technology na yun, no? So as early as 2003, 2004, ginagamit na nila yun. And it's reliable, no? Talagang kailangan lang magpalit religiously ng CVT fluid. No? So ito, medyo basag yung lever niya. No, so maririnig niyo naman. Pero it shifts good, no? Good shifting, walang delay. Handbrake. Okay, parking handbrake, no? So hindi naman 'yan ano, meron pa 'yang parang suha style or texture. Lalagyan ng coins, 2 cup holders. And then center console. Malalim-lalim na rin siya. No, pwede mo lagyan ng power bank, ng pagkain or what. And then pag binaba mo 'yan, nagiging center armrest 'yan. Okay? So, what else? Dito naman, okay, visor. Meron siyang sariling salamin. Oops. Ganun din sa passenger side. Meron siyang salamin, wala lang siyang ilaw. Okay, so yan. Maluwag, yes, maluwag siya. Okay siya for sa nagsisimulang pamilya. You know, okay siya para sa single, sa mag-boyfriend, girlfriend. No? So, very reliable. Reliable car. Of course, the seat belts, na-adjust siya, yan ang maganda dyan. No, unlike yung mga bago ngayon, bihira na. Ito na-adjust, no? Pwedeng sa taas, sa gitna, baba. Depende sa height nung zero. So this is the A pillar. Napakaganda. Okay, ano pa ba? So sige, punta tayo sa likod. Ito sa likod, so walang speaker dyan sa likod, no? Pocket. Window switch. So yun nga, chrome handle. So, sa likod, meron ko lang parang ashtray dito. Old school, no? And ito, magandang feature to. Cup holder, armrest. No? So bihira lang 'yan sa ganitong edad. Sa likod, 2 speakers, no? So and that third brake light. So 'yan lang, no? So sariwa pa, mga carpets. Ang ganda-ganda pa. Stock. Ito naman yung view, no? Sa harap, interior, the cockpit, 'yan. Okay, dome light, isa, then your, so yun, no? So na-adjust nga yung seat belt. So leather seat, so hindi to factory, no, pero ano na to, aftermarket, pero maganda, maganda yung quality. Meron siyang mga pockets. Okay, so maluwag, no?
3 average adults kasha dito. No? So 3 average adults. Kung mga kids, kaya 4, no? So maluwag talaga siya. And yun nga, maganda rito ito. So what else? Sige. Tingnan natin yung trunk space. Okay, buksan natin pati yung trunk and yung gas tank. Alright. So ito yung gas tank. Use unleaded gas only. So 95 octane ang nilalagay ko dyan. So nasa inyo yun kung Petron, Shell, V-Power, no? It's up to you. So this is the trunk. Alright. Unlucky din ang trunk niya. Malapad. Although hindi ganun kalalim, pero malapad siya. Okay? So napaka-fresh din ng carpet. Fresh nung carpet. Okay? Hindi lang natutupi yung upuan doon. That's fine. Kasi sa ganitong era, hindi pa naman masyadong uso yung that time. For a sedan. And that's 2 speakers. Yan. And the spare tire. Full size spare tire. So wala rin mga bulok-bulok yan, no? Napakalinis, napakasariwa. Okay? So andiyan yung jack. Okay. So napakalinis, no? Walang history ng bangga. So maganda, no? Ikita niya naman yan. Sa mga original Stanley. Okay. And then, yeah, plate light. So, yun lang, no? Babasahin ko na kuha natin sa internet habang nandito tayo yung mga specs niya very, very quickly. So yun nga, no? So CVT 6-speed Sportronic. Okay. So wala lang So yan, no, napakaganda nung visibility niya sa loob. Napaka-comfortable ng pag-upo mo. Yun nga, no? So average consumption 10 to 12 kilometers per liter in highway, no? So rektahan. So for a CVT, for a 4G18 1.6 liter engine, okay na siya. Pagka city traffic, so sa looban, bayan-bayan, makakuha ka 8 to 10. Yeah, that's the safest, 8 to 10 kilometers per liter. What else? Pero sobrang ganda niyang manakbo. Ang sarap niyang i-drive. To be honest, talagang incomparable pa siya sa mga economy car ngayon. So napakagandang manakbo, ang sarap i-drive. Very sporty, no? So napaka-balanced, planted sa daan, no? Talagang pang driver talaga siya, may enjoy siya ng driver. Hindi siya pang hataw, pero kapag na-reach niya yung magandang speed, talagang very comfortable siya, no? So test drive nyo para malaman nyo, no? Kasi talagang ako personally, ang ganda ng feedback ko sa sakyan na to, no? So mabigat lang yung body. That's the good thing then, no? Although medyo ang downside niya for the fuel consumption, pero kung sa bigat ng body, advantage siya kasi yun nga, mas maganda ang talbog sa daan. Okay? So for the suspension, the Rally Proven Suspension System incorporates front MacPherson struts and a rear multi-link system. Okay, so what else?
So yun, very reliable car. Bakit siya reliable car? It is because wala pa siya masyadong electronic thing na pwedeng masira, no? Lahat mechanical, no? Lahat naman ng mekaniko alam tong gawin. Hindi siya ganun kaselan. Although ang sakit talaga nito is more of IACV, yan. Pero may na-orderan na brand new, original na mga pyesa. Marami yan sa market. And yun, no? So mahirap mang ibenta pero kailangan. So reason for selling, upgrade ng sasakyan. And yun, no? So pwede niyong puntahan dito. Location is Calamba, City, Laguna. And iiwan ko yung aking contact details sa post na ito, ng video na ito, no? So once it's for sale, once na masold na ito, no, iboborein ko na rin po yung video sa YouTube, no? Kung may mga katanungan pa, so pwede nyong itawag or i-text, message, Viber, no, ako. Acquired to sa first owner. So let's check pala yung engine bay. For a while. Alright. Okay, for the engine bay. Yan, yan ang engine bay niya. So all stock, wala namang modification na ginawa. No? So battery parang may almost 2 years, I think. 1 year titingnan ko, no? Wala namang modification, electricals na mga ginawa dito. So all stock, bone stock siya na engine. No? So no history of overheat. And lahat ng mga electricals working. Timing belt siya. Yun. So 10W40 ang viscosity nung nilalagay kong langis. Sa shell ako nagpapa PMS. And may thermostat, nakakulant. What else? Ito, power steering fluid. No, brake fluid. And one thing pala ang nagustuhan ko dito, sobrang lamig ng aircon, as in sobrang lamig. Hindi siya OA, hindi siya exhaust, pero sobrang lamig ng aircon niya. Mahihigitan niya yung mga economy car sa lamig ng aircon ito, no? So wala, hindi ganun ka strong yung tint niya, pero kaya niyang palamigin in just a few minutes. So malamig, no, malamig ang aircon niya. So nalinisan na rin ang aircon system nito, condenser, palit ng expansion valve. So anyway, ilalagay ko din naman yung details, no, ng mga napalitan, nagawa na rito. So yeah, maganda yung kotse. Sayang, talaga na-discontinue na siya ng Mitsubishi. But I hope, someday buhay nila ang Lancer lineup. So, ang ganda kasi talaga niyang i-drive. Yun. Lalo na sa expressway, talagang pinong-pino. Alam niya ng mga driver kung ano ibig ko sabihin, no? So yun lang, no, medyo matagal na tayo dito. Original lahat, no, lahat yan stock, hood, you know, bumper, harap likod, unat yan lahat. So yun lang. So PM nyo ako, madali naman tayong kausap. 220 asking price, 220,000 asking price, so negotiable. Punta lang dito, test drive nyo, no, tingnan nyo.
This might be your next project car. This might be your family car. This might be your, you know, dream car na hindi ka naman basta ititirik. No, malamig aircon, malakas ang makina, 1.6, reliable engine. No, matagal na yan sa market, yung 4G18. No, CVT transmission, automatic. Hindi ka na mahihirapan sa traffic, stop and go traffic. No, maporma. Yeah, maporma. Kung ayaw mo ng Corolla, ng Toyota, Civic ng Honda, Sentra ng Nissan, then ito. Ito ang next option mo. The Mitsubishi Lancer Sedia. No? Available ang parts sa market. Hindi ganun kamahala ng mga parts. No, may mga trusted mechanics na kayang gumawa nito, magpatino kung may problema man. Yun. No? Maganda siya setupan kasi palit ka lang gulong, palit ka lang mags, pa-buff mo lang, ayos na. No? Pwede mo na siyang ipang-daily. Pang-daily siya actually. No? Hindi siya garage queen, pang-daily siya. Kaya may mga slight dents nga lang. So noticeable siya, pero tolerable naman. No? Kung hindi ka ganun kaselan, eh okay na siya. No? So yun. Tingnan natin ang pagbagsak ng pinto. Alright. So that's it. So by the way, may mga carpet matting din akong binili or meron siya talaga naka-install. And yun lang. No? So lahat ng ilaw umiilaw. Okay, so pagganahin nga natin. Let's see. So this is the aftermarket key. It's a flip key. Okay, so sa gauge, yan ang gauge niya. Okay, meron siyang battery, oil, engine, SRS, no? Umiilaw lahat. So one click start, no? One click start siya. So nandiyan ang thermostat, fuel gauge. Okay. So Odo is original 92,888 kilometers. Original naman po 'yan. So hindi ka na magdududa for its age, 2009 model. Meron na siyang 92,888. Let's see the exhaust. Tahimik na tahimik. Although hindi siya ganun ka tahimik as other economy car, economical car, pero yeah, pinong-pino na, ganda. So yun lang guys, no? So I hope magustuhan nyo ang ating walk around ng Lancer Sedia. So test drive it, no? So by appointment tayo, sahil ako'y may work, message me lang, daling kausap. Okay, so rush din naman to na binibenta. Okay, so yun lang, salamat po. I'll have the details posted sa description or comment, no? Comment section ng YouTube. Okay, so ipopost ko rin to sa Facebook Marketplace. So most likely makakita niyo rin ito. Okay, so thank you. Bye-bye.